this one is nagpalitan naman kami nito nung dati kong friend. Oh, dati kong friend! This is very sentimental to me. Kahit maraming gustong umarbor nito, hindi ko mapamigay. Si Rosel Nava. So next, eto naman. Etong bag na ito, nakakalok. Gamit ko ito nung present kong boss. Meron kaming isang pinuntahang meeting na gamit-gamit niya ito. Tapos nakita ko, sabi ko, yung ganda ng bag mo. Nung nag-CR siya, nilagay ko sa eco bag lahat ng gamit niya. Kinuha ko na ito. Pero may consent. Next is this one. This was given to me last 2016. Actually, may storya din ko. Lahat ng bag ko may storya. Meron siyang pinadala sa akin last dahil maldita ako. At hindi ko nagustuhan. Pinapalitan ko. Yeah. Ah, diba? Dami kong bag. Nakakalok. Diba? Anyways, ayan. So, hi mga bars and mga baby cakes. Welcome back to my channel. Ako ni Kapitana Sisa. Kung hindi ka ba nakaka-subscribe na my YouTube channel, please don't forget to subscribe. Ayan. At ngayong araw na ito ay pakikita ko lang sa inyo ang aking, ayan, everyday bag collection. Everyday bag collection, puro Lacoste, di ba? Oo. Actually, nag-accumulate na to already the years. Hindi ito biglang hihili. Hindi ito sabihin mo na hoard. Hindi. Kasi dito, may mga ibang bags ako na more than 10 years old. May 15 years old, may 12 years old. Yan. So, parang lahat ng mga bag ko ay mga dalaginding na. Dahil. Tapos may mga recently lang talaga na mga nadag na. So, isa-isahin natin sila. All in all, I do have like, so all in all, meron ako mga 15 bags ng Lacoste. This is my everyday pangkarabas bag. So, kada isang bag ay may storya po. Diba? May story ito to tell. So, isa-isahin natin. So this one, kung nakikita nyo, meron akong super laking Lacoste bag na ito. Nabili ko to, 2004 pa. And yung time na ito ay nagamit ko nung time na ako ay nagde-day si Shete, o diba? Sa GMA 7. So ito yung pang-taping bag ko na dinadala parati kasi yan. Diba? Parang napaka-convenient lang niya. Parang nasaya lang din niya tingnan. Tapos parang wala. Ganyan lang din siya. Diba? Parang nasaya lang. So, pwede mo siyang i-crossbag na ganyan. Diba? Na ganyan lang. Diba? Na bit mo sa na may handa. Pwede naman umiksiya ng ganyan. Pwede naman mahaba. Depende naman din sa trip ninyo. Diba? So, ang next ko naman na madalas kong ginagamit ay itong red na bag before. Yeah, ito rin. So, sa tibay ng bag before ng Lacoste, ay talaga nga naman nagsusurvive siya. Year 2000, as in Lacoste addict na. Tapos, ito naman ay binili ko ito. Yan, diba mahilig ako sa messenger? Velcro siya. Ganyan din siya. Ito kasi, bihira akong gamitin. Kasi kapag kakunyari nauulanan, ito diba? Pag medyo nauulanan to, nagwa-watermark. Kaya minsan, kapag nababasa siya, tapos pag nagtagal, akala mo dumi-dumi na niya kasi nga, pag nag-watermark siya, is ganyan na siya ng bongga-bongga since nauuso ang bag collection, diba? So, ang next naman ay this one. Paras, actually, magkasunura ko itong binili 2006. Ikita nyo kung gano'ng katitibay ang bag. Kasi ngayon parang hindi na ako gano'n ka-elib sa bag ng Lacoste. Kasi parang hindi na siya gano'n ka-aya-ayang tignan. And then, tsaka parang hindi na siya gano'n katibay. Kasi kung hindi nyo nalalaman, diba? Eto ah, trivia. Ang Lacoste ko ay yung bags nila. So way back mga 2000. Diba? 2000. Year 2000 to 2010, parang Samsonite yata yung nagtatahi ng bag nila, ng Lacoste. Kaya
pagka bumibili ka ng mga ganitong medyo parang yung cloth type, ah. Tingnan nyo, diba? Ito kasi, pwede siyang ganyan. Pwede rin siyang, may handle din siya. So, di ba nakikita nyo kung gano'ng kapahilig sa messenger bag? So, pwede mo siyang bitbitin ng ganyan. So, it's up to you. Yun nga lang din, di ba? So, bakit iira ko lang din siyang gamitin? Kasi nga, pag nag-watermark, yan, ng bongga, ganyan siya. Di ba? Ang hirap. Next is this one. Ah, ito may storya ito. Way back ito ng 2005. Yan. This was given to me by a friend named Johnny Faith Keeling. Ang dati ko siyang boss. And kumpare. So kasi every December, mahilig kami yung tipong pag nagbibigay ng regalo. Anong gusto mo? Basta tapatan. Yung mga panahon kasi nito, yung mga panahon ng mga 2000 pa, talagang pricey na siya. Siguro medyo ano na siya, nasa 4,000 pesos to 5,000 ang bags talaga. Actually hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung presyo niya. Pero ngayon, mas more ang pangit na yung quality compare before. So, cloth siya na parang messenger type. Meron itong maliit na version. Dati mahilig po ako sa malalaking bag talaga. Hindi niyo ako mapapamaliit na bag dahil ang dami kong agubot. Diba? And then next, ito din. Ito makikita niyo rin. Itong square na to, itong year 2005 din ito. Makikita niyo naman na lagi ko naman dito bit-bit sa mga pictures, sa mga out-of-town trips namin. Nung nasa energy ako, nakikita niyo na to. Pero ito, 2005 to. Same person din yung nagbigay nito. Yan. So, diba? Kasi ito lang yung mabibigay ko na tip sa inyo. Ang original na Lacoste bag, tandaan nyo ha, lalo pa pag ganito ang mga leather. Yan. Hindi siya nadideform, hindi siya nalulukot. Kapag tinayo nyo siya ng ganyan, paka, tatayo siya, may buhay siyang sarili. Tsaka, never malulukot yung mga ganyan niya. Even yung may mga handles sa ladies bags. Yun, yung ladies bands niya, hindi bumabagsak yung handle. Talagang nakatindi. Ganon. And then, this one, yan. This one is, nagpalitan naman kami nito nung dati kong friend. Oh, dati kong friend! Kasi mahilig kami dati na nung way back 2003 to 2005, yan. Actually, nung ako'y pumasok sa mundo ng radyo, alam niyo yung mga ganyang, alam niyo ba yung Lacoste ba? Na-influensya ko siya dun sa una kong pinagtrabahuan. So, over the years, di ba? So, may mga bags kami, tapos may mga bags silang nabibili. Tapos, pag may mga type sila na dati kong, actually, nabawasan na ito. May mga bags sila na gusto, nagsaswap kami. So, ito talaga, messenger bag type yung tsakya lang leather na with zipper. Diba? Yan siya. Diba? So, ganyan. And then, next is, matapos na tayo dito sa mga kwentong to, mapunta na tayo dito sa blue one na to. This is very sentimental to me. You know why? Kahit maraming gustong umarbor nito, hindi ko mapamigaya. Ewan ko kung mapapanood niya to or kung makakaabot sa kanya. Yan, kung may YouTube channel din siya. Yes, Roselle. Si Roselle Nava, yung original na kumanta ng Bakit nga ba mahal kita kahit di yun? Siya yung nagbigay nito sa akin. Kaya very sentimental to sa akin. Kahit maraming gustong umarbor, it's a simple na ginagamit ko rin siya once in a while kasi because of the blue. Yung pagka nylon kasi niya, yun din. Nagsistain din kasi mga nagwa-watermark. So, sobrang bihira ako din siyang gamitin. Pero kapag yung mga tinatamad lang ako na puntang grocery and stuff like that, ito lang yung stuff like that, ang arte ko doon. Ganyan lang siya. So, this one is one of my favorite. Yan, na ginagamit. Pero, pag kayong tipong hindi ako magko-commute, gagamitin ko siya. Kunwari, pag sinipag yung kuya kong ipag-drive ako niya. Ito yung mga, yan. Tapos, inalagay ko lang din siya. And kung makikita niyo din po yung handle itself, sabi ko nga diba, pag original na Lacoste, hindi siya lumuloy-loy.
Yun yung technique dyan, ha? Ewan ko na lang ngayon. Kasi ngayon, hindi ko na alam kung sino yung gumawa, saan galing, everything. So, yan yung mga, no. And next is this one. Yan. Ito yung super pangharabas ko na. Yan. Although, ito, minsan na po itong gustong arborin ni Jimbo. Minsan na po niyang gustong arborin to sa akin. Kaya lang, I cannot let go because most of the time, pag mag-grocery, kasi di ba may meron akong everyday bag talaga na pag-office. So kapag mag-grocery and stuff like that, na stuff like that ang kahit ko doon. Dito ko nalagay wallet, yung face mask, mga quarantine, ay yung mga, basta isang salpaka ko na isang bitbitan, keberna ko, di ba? So ito yung isa sa mga go-to bag ko na, yeah. Medyo maliit lang din naman siya. So ayan, o, patunay kasi may mga grocery receipts pa. Mapunta na tayo here. Ito, bigay ito sa akin nung dati kong friend. Yes. Oo. Dati ko din friend. Ito ngayon ang gumagamit na nito. Nasa liit niya kasi, pag nilagay ko kasi yung isang wallet ko, hindi na malalagyan na ng cellphone o kaya na kung ano makabubot. Kaya, this is least of my favorite na ginagamit. Ate ko ang gumagamit nito. 12 years old na to. Pero look at the quality. Diba? When you buy bags, diba? Over the years, ito ah. Actually, nag-up yung maliit lang sa over the years. This is my everyday bag talaga. Hindi naman sa yabang ah, pero ito talaga yon. Kasi, may mga alam niyo naman, kung kayo ay talaga nanonood sa channel ko, may mga in-unboxing ako talaga mga branded bags like yung Gucci. I'm starting to have Gucci bags na may mga Coach, may mga ano pa, pero diba, sa next natin yan. So next, eto naman. Eto may storya ito. Etong bag na ito, nakakalong. Gamit ko ito nung present kong boss. Parang meron kaming isang pinuntahan meeting na gamit-gamit niya ito. Tapos nakita ko, sabi ko, uy, ang ganda ng bag mo. Sabi ko, akin na lang, una ayaw niya. Tapos ang ending, ang ginawa, napakabait ko, di ba? Nung nag-CR siya. Yan na. Nilagay ko sa eco bag lahat ng gamit niya. Kinuha ko na ito. Pero may consent. Sabi ko na sa akin yung bag mo, nasa eco bag lahat ng gamit mo. Maraming salamat. Wala na siyang nagawa. Sabi niya sa akin, bruha ka talaga. Yun lang yung nasabi niya. Pero hindi ko ito pinapang everyday kasi pwede ito kunyari pag may mga special occasion like meeting, di ba? Meeting sa client. Kasi nga sabi nga nila, di ba? Pag nakikipag-meeting ka sa kliyente, dapat super powerful ang datingan mo. Hindi yung tipong, alam mo yun, lalamya-lamya, tapos parang pwede kang tignan mula ulo hanggang paa. Tapos, di ba? Doon ko nalaman kay Chris Aquino yan, hindi ba? Dapat always pagharap ka sa kliyente, lahat mukha kang mamahalin. Kaya kapag binenta mo ang stasyon, yung tipong pagdi, ay, nakakaya naman tumawan. Kasi, di ba? Very powerful, di ba? Power bag. Actually, hindi pa naman ito talagang totally power bag ko. Kasi may mga power bags talaga ako. Na kapag nakikipag-meeting ako with bigger clients, talagang yung bonggang kliyente, that's the time na gamit ko siya. Next is this one. This was given to me last 2016. Yan, on my birthday, this is a limited edition na, yeah, limited edition na camouflage na Lacoste na messenger type bag. Yeah. Actually, may storya din ko. Lahat ng bag ko may storya. Yung nagpadala nito, yan sa akin. Alam ko nanonood ka. Meron siyang pinadala sa akin last 2016. Na talagang meron siyang binigay na na Lacoste bag. Dahil maldita ako. At hindi ko nagustuhan, pinapalitan ko. Pinapalitan ko yung bag. Sabi ko, ayoko niyan. Sabi ko gano'n, hindi mo ako tinanong. Hindi mo ako ano, ayaw ko, palitan mo. So ang ending,
nag-end up siya, talaga humanap siya ng limited edition na bag na wala akong masasabi. Kaya nung pinalitan niya at tinanggap ko na ito, sabi ko, perfect. O, di ba? Sama na ugali ko. Nababalik ako ng regalo pag hindi ko na. So, yan. Ito naman. Ito yung kauna-unahang backpack na binili ko sa Lacoste way back 2008. At tingnan niyo yung itsura niya. 2008 ko pa ito binili, ha? Pero tingnan niyo yung itsura niya. Diba? Mukha siyang bago. Kasi kung mga, since 2008, parang tatlong beses ko lang ito nagamit. Diba? But I'm planning to use it again. Diba? Hindi kasi, alam niyo kung bakit. Kasi some of my bags na ganito, katulad nitong backpack, pag nag-high school kasi ang aking pamangkin, alam niyo may pamangkin ko. Pwede na niyang gamitin, di ba? So, over the years, magagamit din ito, di ba? Sobrang classic na to pag ginamit na. Biro niya since 2008, bilangin niyo ilang taon na ito ngayon. Pero tingnan niyo, naluma ba? Hindi, di ba? Ganun po kasinap kasi sa bags. I always clean them up bago ko sila. Kahit pasabihin mo, alam mo yun, ah, lakos lang yan eh, chipipay lang yan. O, diba? But still, maingat kasi talaga ako sa bags. And when I bought or buy bags, kung mapapansin nyo sa mga Lacoste bags mo, hindi humihiyaw yung logo. Ito lang talaga yung bukod tangi, diba? Na medyo, sige, okay na. Natipo. Kasi nagustuhan ko lang din siya nung time na yon kasi pang tipid bag. Pero most of my bags, kung yung mga logo lang ang nakalagay, katulad nito, wala, halos hindi mo makikita, di ba? Pero ito, nakarating na ito ng Coco, o, di ba? Na nakakaloka. So, yun. So, ito yung mga bags na pwede kong gamitin para mahangin-hanginan lang sila. Ito yung dalawa ko silang binili. Ito pa yung isa. So, this one is a belt bag na over the years, 2008 pa din ito. But, when you look at it, tingnan mo, when you buy originals, hindi siya nagwawakwak sa loob. 2008, ito gamit na gamit itong belt bag na to. Over the years, since 2008, actually, kung meron man may pinakamalaking kinita yung bags sa lahat na nakikita nyo, ito yung pinakamalaking kinita na bag over the years since 2008, bago mag-pandemya. Every time I host an event, ito yung nasa bewang ko. Diba? So kung naga parang sobrang mahal ko to. Kasi yan. Sobrang laki na ng kinita nito. So mga, itong bag na maliit na to, nabawi niya lahat ng hindi naman kasi yung iba bigay. And then, yun, ito, this is for my pamangkin in the future. Yan. And this one also, this was given to me. Ito, regalo. Ito naman, regalo siya. Pero, yan, makagamitin ko na rin siya sa mga sunod na araw. Kasi nga, since pandemya naman. Wala lang. Kasi, pwede mo siyang ganyan. Na ganyan lang ang bit-bit. Para lang magamit mo lang din. Parang ito, once ko lang ginamit. Nag-hosting ako sa isang mall show sa Angeles, Pampanga. One time ko lang ito nagamit. Since then, hindi na. This was given to me like 2007. Eh, wala ka na makikita ng ano. Meron tong wallet na kasama sa loob, pero hindi ko na alam, na-misplace ko yung wallet. Kasi diba, syempre, bihira ko lang naman din silang gamitin. So, what's the use naman na para, alam yun? Kasi pwede ko din naman siyang iganyan. Eh, pag natamad na ako, iganyan ko lang. Tapos, tadaan! Bukas na siya lang ha, pwede mo rin tanggalin yung scrap. Pero, which reminds me, sige nga, magamit ko nga ito, one of these pieces. Ay! Ito, nakalimutan ko siya! This is the, kaya nagbagsakan na. This is the recent bag. Kailan lang to? Ito binigay to recently lang, nung katatapos lang na birthday ko. So, ito yung ginagamit ko, kasi nga, yan. So, lahat nandito, nagka-cash naman din siya. So, parang,
happy naman ako siyang bitbitin every day. Ito yung pinaka-recent sa collection ko. So, I'm so happy about it. But anyways, that's it guys. Hindi ba? Yan po, di ba? Wala naman ako nakalimutan ni kwento. So, sa bawat bag, sa bawat nakikita nyo, lahat yan may story niya. Kung paano siya napunta dyan, paano nag-accumulate or something. So, happy naman din ako dahil lahat. Paano, di ba? Eh, yun. In time, masishare ko lang din. Anyways, maraming salamat sa inyong pananood. Alam ko wala nag-request nito, but still, eto ngayon. Gusto ko lang naman i-share. Bakit ba? Sa next video ko, guys, my shoe collection. Ayan, sa shoe collection, mas marami akong chika dyan. But anyways, if you do like this video, please do like, share, and subscribe. Bye!